is yours para sa matinding sagutan, Rinanay number 3, Manilyn Cruz. Minsan talaga ma, experience talaga is your best teacher sa buhay mo. Yes. Di ba? At saka, fully sequins is the best revenge. The red fully sequined gown with a exaggerated slit is the best revenge. Ganyan. Pakinggan ko. Oh. Fully sequined. Pukang nabili mo sa online selling nung kumari mong lasing yan. Si Aling Daisy. Si Aling Daisy. Eto na. Rinani number 3, Manilyn. Eto na yung bisita. Parang nakita ko rin to sa likod nung nag-online selling. Ayan, siya si Dana De Guzman, ang pinsan ni Manilyn. Bakit ikaw? Eh, paano kung sinagot ka rin niya? Eh, ba't ikaw kayong sumali din? Sa palagay mo, ba't ikaw din sinalang? Ganda ang gown mo. Uy, thank you. Kamusta ka, maano, Dana? Okay naman po. Okay ka naman? Po. Sa palagay mo, sino mas magandang outfit sa inyo ngayon? Ako po. Close ba kayo magpinsan? Opo. Okay, usap na kayo, go. Ano? Ang ganda mo ay natutuwa ako kasi andito ka na, naipakita mo na yung beauty mo sa madlang people. May tanong ako sa'yo. Ate, kilala ka sa lugar natin bilang walang preno ang bibig, na halos nasasaktan mo na yung mga kapitbahay natin. May dumating pa nga sa punto na sinugod ka ng kumari mo at halos magsabunutan kayo. Sa tingin mo, ano magiging epekto nito sa anak mo? Siguro, ipapaliwanag ko na lang sa anak ko kung ano yung nangyari, kung bakit nangyari sa akin nga yung sabunutan ako. Pero hindi ko po ginusto yun, nasabunutan ako. Nagkaroon na po kami ng problema ng kaibigan ko. Pero po ngayon, okay na po kami. Pinatawad ko po siya sa barangay. Then, ipaliwanag ko na rin po sa anak ko na may problema po ako, hindi po yung kaibigan ko. Kumbaga po sa ano, kasalanan ko po dahil nag-iwan po ako ng pambayad sa... Nag-iwan po ako ng bayarin sa kuryente. Ngayon po, nung nag-arap po kami sa barangay ng kaibigan ko, pinatawad ko po siya sa sabunit niya sa akin. Pinatawad ko siya. Ngayon, okay na kami. Nag-uusap kami. Kinakausap niya ako, kinakamusta niya ako kung ano lagay ko araw-araw. Inaay, thank you! Pero yung tanong niya, ano daw sa palagay yung magiging epekto nun sa anak mo, yung lagi kang nakikita niyang... lagi kang may kaaway na kapitbahay, tapos parang talakera ka dun sa lugar ninyo. Hindi naman. Parang yung ganun. Ano sa palagay mo? Kasi nakikita mo ba yun? Yes po. Dana, na ganun siya? Yes po. So sa palagay mo, anong effect? Saka din po yung baby, yung anak niya matured na po eh. Naiintindihan na po yung mga nangyayari sa paligid. Mami niya. Oo, po, sa palagay mo, ano daw effect dun sa anak mo kung ganun yung... galawan ng nanay niya. Siguro magiging apekto na lang sa kanya yung baka tularan niya ako. Yun ang ayaw kong mangyari, yung tularan niya ako, na madaldal ako, pero hindi ako yung nakikipag-away talaga. Kahit kailan, isa lang ang naging kaaway ko. Yun yung kaibigan ko na sumabunit sa akin. Pero ngayon, magkaibigan pa rin kami, nananatili kaming matatag. Ba't ka ba talakera, mother? Madaldal lang po ako. Madaldal lang po ako. Yun lang po ang akin. Pero hindi po ako talaga nakikipag-away po. Hindi po ako yung... Basta gulera. Chismosa ka ba sa inyo? Hindi naman. Hindi po. Nasa loob lang po ako ng bahay. Ngayon po, nag-away lang po kami nung kaibigan ko dahil nga po, umupa po ako sa kanya. Nag-iwan po ako ng bayarin sa kuryente. Hindi, kasi maliban dun sa kinukwento mo, may, actually, yung pakipagsabunatan, isa lang yon sa mga instances. Tama ba, ano, yes po. Dana? Isa lang yun sa iba pang mga ganap. Pero yes, nakikita po. Mo bang palaging may ganun siyang eksena? Yung... walang preno yung bibig niya, yung nagkaka-issue siya dun sa mga kapitbahay niya. Ano po, minsan kasi hindi niya naiisip na ano yung pinagkwekwentuhan niya na ikwekwento din sa iba, sa yung mga ano, sa ibang kaibigan niya, ganun, pag may nasasabi siya sa ibang tao, nagkwekwento din, kaya nagiging ano dang reason ng pag-aaway nila. Sa palagay mo ba may mali sa pinsan mo na dapat niyang ituwid? Ano... Sana magbago ka na, ano, sana yung maging masaya ka na, kalimutan mo na yung nangyari sa'yo, sa inyo ng ex mo. Sana yung, hindi, parang yung ano mo. Ibang issue na yan. Hindi, dun sa attitude niya, dun sa community niyo, yung sabi mo nga, yung machika, maano,
sa palagay mo may mali doon sa sana kanya. Sana wag kang magtitiwala agad sa ano, sa ibang tao kahit na kaibigan mo, kahit na napakatagal ng kaibigan mo. Sana wag kasi mahirap kasi nagiging ano eh. Nagiging away eh. Para makaiwas ka na rin sa away. Iwas chika, yun ang gusto mong sabihin. Iwasan yung super chika. Dahil nga madaldal siya, kaya naglilikha ng away. Yes po. Ng conflict. Alam mo ba, aware ka ba doon, Manilyn, na may ganun kang ugali? Opo. Aware po ako. Pero po, yung pagiging palakaibigan ko, yung pagiging nagtitiwala ako sa isang tao, yun po yung ugali ko. Pero sa pagtitiwala ako, napapahamak po ako. Oh, kasi sabi yung super chika, nagiging chismis yun, di ba? Yung konting kibot, may ichichika ka dun sa kakilala mo. Yung ganyan. Opo. Kasi may mga, baka yung feeling mo, hindi naman chismis yun, pero nagiging chismis kasi pag super chika ka, yung marami kang opinion sa lahat, tapos ikukwento mo dun sa isa, tapos kakalat, magiging away. Eh baka hindi ka aware, kaya pinapaalam sa iyo ng pinsan mo na may ganun kang ugali, na super chika ka. Opo, madaldal po kasi ako. Oo, na dapat, syempre yung mga ganun, kailangan nating malaman, i-acknowledge natin para maunti-unti mabago natin yung galawan natin. Opo, lalo opo. Pat may anak ka, yun ang concern niya. Nakikita ng mga anak mo, ganun ang ugali mo. Baka hindi daw maging maganda yung epekto. Sabi mo nga, baka gayahin ka. Opo. Eh ayaw mong gayahin ayaw. Ka. So kung ayaw mong gayahin ka, ibig sabihin naniniwala kang hindi maganda yung ginagawa. Ayusin ko po yung sarili ko. Mm-hmm. Papakita ko sa anak ko na isa akong mabuting ehemplo sa kanya. Paano? Kasi po nakikita po nung anak ko minsan, pag po nung sobra pong problemado ko, nagbibikti po ako. Tatalong, ha? Nagbibikti po ako. Tatalong po ako. Huwag ganun. Mahalaga ang buhay natin. Bigay ito ng Diyos. Siya ang makakapagsabi kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya pray lang. Huwag kang titiwalag sa faith mo at lahat ng problema mo may sagot yan. Pero sa pagkakakwento mo yan, parang kailangan mo ng professional help. Kailangan mong makausap ng isang taong makakapagpaliwanag sa'yo kung ano yung pinagdadaanan mo, kung bakit ka nagkakaganyan, at kung anong maaari mong gawin upang maiwasan at hindi mo ulitin yung ganyan. Oo, kailangan mong may makausap. Nagpaano na rin po ako, nagpa-psychiatrist na rin po ako. Maganda yun para matulungan kanya. Simula po yun, nagamot po ako. Pag umiinom po ako ng gamot, parang nangangapal yung ulo ko, natutulala ako. Then, ang number one pong nakatulong sa akin, yung anak ko. Kasi ang sabi niya sa akin, Mami, tama na. Hayaan na natin si Daddy. Kung saan siya masaya. Andito naman ako eh. Kung masaya na siya sa pamilya niyang bago, hayaan na natin siya. Simula po noon, naging okay ako, naging matatagpo ako. Mas pinili ko pong maging online seller, magtinda ng mga ulam, merienda. Oo. Ayan, maganda yan ha. Nakikita mo na yung value ng life mo. Opo. Maganda yan, nai-inspire ka ng anak mo. Pero yung energy din natin, minsan sa sobrang energy natin, nagiging super chika tayo. Opo, nagiging opo. Chismosa tayo. Okay, so ayun, yun lang. Sana mas maging maganda palalo ang relasyon mo sa anak opo. Mo nang maging masaya ka sa loob. Sabi po niya sa akin, Mami, uwi ka na. Sabi ko, nak, bakit? Uuwi ka ako si Mami pagka nanalo si Mami dito, hindi ako uuwi. Pero pag natalo ako, uuwi si Mami ngayong araw. Alam niyo po, sagot sa akin ng anak ko, Mami, matalo ka na lang sana. Mm. Sige kasi po, ibibigay po natin yan sa anak niyo. Ayaw po naming malungkot ang mga bata sa bahay. Hindi, joke lamang po. Yung cellphone po kasi dala ko. Mm-hmm. Kaya hati po kami sa cellphone. Ayan. Natutuwa yung anak mo napapanood kanya ngayon. Apo, hi Brooke. Ati Tita Bay, sabi ko po sa kanya. Ate, hindi na tayo natapos. Babatiin niyo daw po ako siya. Ano? Babatiin niyo daw po. Sige ko, babatiin mo na siya. Hindi po kayo daw po sabi. Ano pangalan niya? Brooke McDuffie po. Brooke? McDuffie. Hi, Brooke McDuffie! Hello, sana nag-e-enjoy ka dyan sa panonood sa amin at sa nanay mo. Mag-iingat ka. Lagi kang magsasmile para ma-happy yung nanay mo. Mukhang madaldal nga yung nanay. Inay, thank you. Oo, parang bonding kayong dalawa. Tingnan ko kung sino ang matutulog sa inyo. Salamat sa pagdalaw mo, Dana de Guzman. Liliwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tahanan!